ba bang struggle na ng pagiging nurse yung susuungin mo? Hindi mo naman kasi maiisip na magkakaroon pala ng pandemic. Yung pandemic kasi, akala ko, sa libro lang talaga din siya nakikita. Hindi ko din kasi nakala na matatapat siya sa panahon ko, taong ito, na hindi din natin masabi. Ako po si Angeli Sevilla, 30 years old po, nakatira sa Santa Ana, Bulacan, Bulacan. Isa po akong frontliner, nurse na nagtatrabaho po sa Manila. Nagtatrabaho nga po ako sa Manila bilang nurse sa isang ICU po. Ang schedule po namin is AM, PM, tapos 2 days off. Pag AM, PM po, every after duty, nakaka-uwi po ako. Kahit mahirap sumakay sa bus, pero okay lang kasi pag umuwi ka naman, kasama mo yung pamilya mo. Nung nagka-COVID, ang hirap kasi, kailangan mo mag-stay sa hospital ng mga 5 days. Kasi ang schedule na namin is AM, PM, off, AM, PM. Tapos 7 days off naman. Pero pag nag-off kasi ng 7 days, yung takot mo na baka may dala ka na rin ng virus sa family mo . So kahit na 7 days off ka, ang hirap lumapit sa kanila. Kasi baka mamaya ikaw pa yung mga may dahilan kung bakit sila magkakasakit. So para iwas yung protection nila, yun na lang yung iisipin natin. Lahat kami magkakasama na sa hospital, ganun yung iniisip namin. After duty, sige, stay tayo sa hospital. Then after, uwi, pero yung safety measure, nandun pa rin. 5 years na ako nagtatrabaho sa hospital. May mga instances talaga na yung mga pasyente hindi nakaka-survive. Pero ang saya lang din kasi pag yung mga pasyente is alam mong nakakalabas doon siya sa ICU, napupunta sila sa ward. Tapos ang sarap din sa feelings na yung magte-thank you sila sa'yo, na alam mong naalagaan mo naman din sila. Pero nakakalungkot din pagka hindi nila na-survive yung mga nararamdaman nila or yung sakit nila. Nakakalungkot, pero isipin na lang natin na siguro hanggang dun lang siya. Sasama na lang natin siya sa dasal natin. Mas mahirap kasi nakakapagod siya sa pag-prepare pa lang, sa pagpasok pa lang dun sa pasyente mo, naaalagaan mo. Minsan punta ka sa kanila, aayusin mo sila, paglabas mo nung kwarto nila, talagang basang-basa ka ng pawis. Yung parang kulang na lang talaga maligo. Yung kung nakikita niyo yung mga nasa news na pagkatapos maglabas ng maghubad ng PPE, talagang basa. Totoo po yun. Totoo yung pagkakataong ganun. Yung COVID, parang mahirap siya. Mahirap talaga siyang sakit. Pero as long na team kayo, nakakaya namin yung COVID. Ang sarap lang din sa feeling ng pag-aalaga mo sa kanila. Yung kaya mo silang alagaan sa abot ng makakaya mo. Pero minsan mapapaisip ka kasi sila kaya mo alagaan. Paano pag uwi mo, ikaw pala yung magdadala ng sakit sa bahay nyo? Yung mahirap isipin kasi na baka mamaya mahawa mo sila. Kaya parang
ano yung gagawin mo? Ano yung gagawin mo para sila lumayo sa kapahamakan or makalayo dun sa sitwasyon na nangyayari sa bansa natin ngayon? So, yung setup namin bali dito sa bahay namin, kung galing akong duty, syempre, hindi mo rin sila makakasalumuha. So, meron kang sariling kwarto na talagang sarili mo yung ikwa-quarantine mo na. Ikaw na yung lalayo sa kanila. Sa kwarto mo, ikaw lang ding mag-isa. Syempre, may sarili kong banyo. Yung pagkain, minsan dadala na lang nila ako dito. Kasi, mas hindi na ako sasabay sa kanila. Mas okay yun kasi alam ko na ako lang yung gumamit ng mga utensils ko. Ako yung magliligpit. Ako na yung gagalaw para sa sarili ko dito. Pero na lang yung, syempre yung saluto, sila na yun. Meron namang silang binibigay sa akin na food na if ever na magugutom ako, meron, ready na din. Di, yun nga lang, kahit na nasa isang bahay kayo, hindi mo rin sila kagaya dati na mahahawakan, na mahalikan, na mayayakap, ganun. Kasi nga, ano din, isipin mo din yung protection nila. Kasi yung mama ko, gaya niya, may sakit siya sa puso. Tapos, si papa ko, senior na din siya. Tapos yung, sa ngayon, sila yung, ako lang yung kasama nila. Yung mga kapatid ko, may asawa na rin. So, may kanya-kanya na rin naman silang pamilya. Before nung walang COVID kasi, nasa isang room lang talaga kami. Kahit ang malalaki na kami. Isang kwarto pa din. Doon kami nasanay. Tsaka sanay naman din na yung mga magulang ko. Na minsan nga mas gusto pa akong katabi ng mama ko kaysa papa ko. Mas gusto niya akong kaakap kaysa sa papa ko. Kasi nga ako na nga lang yung naiiwan dito sa kanya minsan. Kasi nga yung mga kapatid ko nga may asawa na din. Tsaka pag may free time talaga kasi dati, talagang namamasyal kami. Kahit dyan lang, hindi naman sa malayo. Kakain kami sa labas na hindi naman kamahalan. Pero, yun na yung pinaka-treat ko sa kanila. Eh kasi ngayon, parang ang hirap. Ang hirap, di wala nang ganun. Kasi nga, syempre, COVID na rin. So, talaga sa bahay na lang. Para sa mag-iingat lang din. Ganun. Tsaka ngayon, kung dati, naakap niya ako, nahalikan niya kung kailan niya gusto, ngayon, ikaw na yung iiwas. Ikaw na yung iiwas na para di ka na mahalikan. Dati, pagpapasok ako o uuwi ako, mahalik din ako sa mama at papa ko. Parang yun na yun sabi, kasi di ba iba, mano-mano, ganun. Ayun na yung pinaka pagpaalam ko sa kanila. Pero ngayon, ibang-iba na talaga. Hindi mo na sila magano. Or minsan pag tatabi sa'yo si mama ko, papaalisin ko siya, sabi ko, doon ka sa kabila. Kasi, yun nga eh, niisip mo rin siya. Wala ka namang magagawa kasi hindi mo rin alam kung kailan ka or baka mamaya kasi ikaw na yung carrier ng virus. So, okay na yung lagi kang lumayo na lang. Lagi lang pagkakausapin ko sila, kailangan nakamask na rin ako. Hindi ko na minsan tinatanggal yung mask ko pagkakausapin ko sila. Pagkakain, ganun. Hiwalay din ako ng table. Iba pa rin yung utensils ko. Ako pa rin. Para, ano din. Yun nga.
protection nila yun. So, nung before nung walang COVID, every Sunday talaga nagsisimba kami. Ako, mama ko, papa ko, yung boyfriend ko. So, talagang every Sunday yon nagsisimba kami. Tapos, nung wala pa rin COVID, napaka-normal lang ng buhay. Wala namang bawal-bawal lumabas na ganyan. Talagang kahit saan pwede kami pumunta. Nagdadasal kami sa kwarto na sama-sama. Tapos, ako, every papasok, habang nasa biyahe. So, meron kasi kong rosary sa, na app sa cellphone. So, habang nasa biyahe ako, kung ano-anong tugtog yung i-play ko, yun na lang yung ipi-play ko. Para, at least, ano, may gabay ka habang pumapasok ka. Kasi hindi ko rin naman alam kung ano yung dadatnan ko pagka papasok na ako. Ganun. So, yun na yung naging routine ko simula't simula. Pero nung nagka-COVID naman, ang nawala lang yung simba na sa simbahan talaga. Nagsisimba na online na lang. Tapos, yung rosary hindi pa rin nawawala. Every morning, bago ko gumising, yun, ipe-play ko na siya. Para yung araw mo kumpleto na pag nag-rosary na. Gabay para sa pang-araw-araw na buhay. Kasi yun yung sinumpaan ko na parang yung nurse is yung mag-aalaga ka talaga. Mag-aalaga. Yung ulti mo, hindi mo naman sila kaano-ano. Pero, aalagaan mo sila eh. Yun yung trabaho mo eh. Yun yung sinumpaan mo. At yun yung paninindigan mo na kailangan natin tumulong dun sa mga taong dapat natin tulungan. Hindi natin masabi kasi hindi naman tayo forever na tayo yung tutulong. May pagkakataon na mangyayari din sa buhay natin na tayo naman yung tutulungan. Kung hindi din naman ako sure kung hanggang kailan ako mag-aalaga. Pwedeng sa susunod na panahon, ako naman yung maalagaan. At gusto ko, pagka nangyari yun, kung ano yung, hindi naman natin sinasabi, kung ano yung binigay mong servisyo or tulong dun sa tao is babalik sa'yo. Pero alam mo sa sarili mo na wala kang taong hindi tinulungan, wala kang taong tinignan ng mababa. Parang, yun, na kung sakali mang, baka mamaya, di ba, tanungin tayo kung saan man tayo mapunta. At least alam natin na kahit pa paano, wala tayong masamang nagawa nung nabubuhay pa tayo. Nabago yung pananampalataya ko kasi mas tumaas siya. Mas dati siguro every night lang ako nagdadasal bukod sa Sunday eh. Ngayon mag-grocery ko ng morning, tapos sa daan kakausapin ko si God. Yun, titingin ka lang sa ulap, kakausapin mo siya kasi hindi mo alam kung ano yung yung dadatnan mo sa gabi. Magdadasal ka. Lahat pagdadasal mo, kahit yung mga hindi mo nakilala, pagdadasal mo, lahat ng nakikita mo sa news, yung mga COVID patient, yung mga kasama mo, pagdadasal mo kasi hindi ko din alam kung hanggang kailan yung pandemic na to. So, wala naman tayo ibang tatakbuhan, kundi siya lang. Siya yung nakakaalam. Siya yung magpoprotekta sa atin sa mga nangyayari. Siya din yung magiging kasama mo sa laban. Kung papasok ka sa pasyente mo, minsan andyan siya, kasama mo siya. Siya yung
kakapitan mo sa lahat ng oras. Amen. Siguro yung mahihiling namin, lahat na kami, na frontliner, ng mga nurses, na siguro gabayan niya kami kasi hindi natin masabi kung kailan natatapos ito. Gabayan niya kami, palakasin pa yung loob namin. Kasi talagang ang hirap ng sitwasyon namin ngayong mga frontliner. Na sana gabayan niya kami sa pang-araw-araw namin pakikipaglaban. Na isama niya kami lagi sa dasal niya para mas malapit sa Panginoon.